isa lang po talaga sa pinaka-importante kay Yorme ay yung pagiging honest. Alam niyo po, yan talaga ang pinaka number one na nagustuhan ko kay Yorme. Kasi ako, aminado ko, minsan ako hindi ako nagiging honest, lalo dati sa nanay ko. Pag minsan, sabi ng nanay ko, pumasok ka ba? Sabi ko, opo, pumasok ako. Pero hindi naman talaga ako pumasok, nagbulak-bul lang ako. Kapag yung nanay ko umalis sa tindahan, kumari, pumuntang palengke. Sasabihin ng nanay ko, huwag kang iinom ng soft drinks dyan, ha? Huwag kang kakain ng paninda dyan, ha? Opo, hindi po. Ano? Pero pag talikod ng nanay ko, kumakain na kagad ako nun. Tanda-tanda ko yun, B-cup. Saka isang pop ko lang maliit. Diba? Alam nyo, siyempre, hindi naman perfecto si Yorme. May mga time siyempre na nung kabataan yan, maloko yan. Kita nyo naman, maharot talaga. Lumalabas ang harot ni Yorme. Ako, ganun din, harot-harot lang din. Pero, alam nyo po, yan ang pinaka gusto ko kay Yorme. Sa lahat ng kanyang trait, sa lahat ng kanyang ugali, yan po ang pinaka ko talaga kay Yorme, pinaka gustong gusto ko yung pagiging honest. Alam niyo po, sa tagal-tagal na natin na bumoboto, tagal-tagal na natin na mayroon tayong mga nakikitang mga kandidato, nakakasalamuha, wala naman tayong nabalitaan na nagbalik ng excess funds, di ba, sa campaign. Well, kayo ba, meron ba kayo nabalitaan nun? Ako, ewan ko, pero ako sa totoo lang po, ngayon ko lang nabalitaan na merong isang tao na nag-file ng kanyang tax para doon sa excess campaign funds. First time yan, wala pang nakakagawa niyan. Hindi natin alam kung sa local baka meron, baka sa ibang mga kandidato meron. Ha? Meron nga akong nakitang data na si pangalan nito. Si BP Lenny, meron pa siyang ewan lang natin kung settled na yun, ha? Pero si Yorme, dun sa excess campaign funds niya, wala po siyang utang na tax. Ako, nagalaw yung campaign fund. Ayun. Wala po siyang utang na excess campaign funds doon sa kanyang, kumbaga wala siyang utang sa tax. Pero at some point, etong si BP Lenny, merong pagkakataon na meron siyang naging utang sa tax. Hindi ko lang alam ngayon kung yung kanyang utang sa tax na yun, na-settled na ba yan o hindi pa. Ayun. Nana Imelda Nakamura, shoutout po, ah. Naylorna Toledo, Samira, hello po. So, yan po yung naging ko lang talaga kayo. Nagustuhan ko. Kayo. Tanong ko sa inyo, ano nagustuhan nyo? Yung pinakagusto nyo kay Yorme. Ha? Kasi lagi kong nakakalimutan yung kanyang honesty, eh. Hindi ko po minsan nasasabi kung ano yung nagustuhan ko kay Yorme. Minsan nasasabi ko, minsan hindi. Sunod dyan, syempre, yung transparency. So, ano ba ang kasunod ng honesty? Diba? Honesty is the best policy. Yung maging honest lang. Diba, yung isang kandidato, napakalaking advantage na po natin yan. Napakalaking, kumbaga, napakaswerte na. Napakalaking bagay na para sa ating mga Pilipino magkaroon tayo ng honest na mamumuno sa atin. Napakasarap makita na meron tayong isang pinuno na honest sa atin. Sabihin sa'yo, Mac, ito ang kita natin ngayong araw na ito.
eh ito ay bibigay natin tong kapiraso sa DOH, ito ay bibigay natin sa DPWH. Ba yung pagiging honest, alam nyo, ako po ito ha, ewan ko kung siguro dahil nga siyempre sa sobrang ano ko na kay Yorme, talagang in love na ako kay Yorme. Alam nyo po, excited na ako kada Lunes, merong Talk to the Nation si Yorme. Yung ini-imagine ko siya yung nandun sa may upuan ni Tatay Bigong, tapos siya yung nakikipag-meeting sa kanyang mga gabinete. Yung naiisip ko, ano kasi napakasarap siguro na magkaroon ng ganitong pangulo. Tapos yung alam mong, yung Talk to the Nation na tumatagal lang ng isang oras hanggang dalawang oras, baka kay Yorme, baka mas matagal. Kasi gaganahan, maganang magsalita yan eh. Diba? Ngayon, mabilis lang po siyang magsalita sa mga tao. Mabilis lang siyang humarap sa tao. Kasi nga, syempre, may mga schedule yan na hinahabol. Pero kapag nandiyan na siya sa Malacanang, pagdating ng gabi, diba? Alas 10, alas 11, alas 12 magsimula. Eh, tingin ko kahit hanggang umaga sila Talk to the Nation, ako hindi rin ako magla-live na makikinig ako kay Yorme. Diba kasi ang sarap makinig dun sa totoong tao. Ang sarap makinig doon sa honest. Ang sarap makinig dun sa hindi ka niloloko, hindi ka pinapaasa, hindi ka binibilog lang ang ulo mo, hindi ka binobola. Kaya nga po sabi ko sa inyo, eto, isa pang dahilan. Kaya po, eto nakita ko lang na dahilan kung bakit, kung mapansin nyo, yung mga live po sa FB, pinuputol. Bukod sa ginagaya yung mga speech niya, meron po kasing time na minsan, halos parang magkakamukha lang, pare-parehas lang yung sinasabi ni Yorme, sa harapan ng bawat tao, sa bawat lugar. Pero alam niyo po, kahit na ako ilang beses kong kasama si Yorme, tatlong araw kong kasama sa mga sorti. Tatlong araw akong nandiyan sa mga ano, sa mga pakikipag-usap sa tao. Meron talagang pagkakataon na yun at yun lang din ang sinasabi ni Yorme, pero alam niyo po, hindi nakakasawa. Hindi ako nagsasawa sa sinasabi ni Yorme. Kung sabihin niya na pinawalang pera dito, tapos gaganon siya sa bulsa niya, makati yung hita ko, tapos sabihin niya, huwag kayong mag-alala, ngayong araw na ito hindi kayo mawawala. Yan mga ano ni Yorme, tanda ko yan eh. Tapos biglang susundin niya ng hindi rin kayo magkakaroon. Tapos yung pakiusap niya, maging marites. Ang mga pakababaihan, ang mga kalalakihan, maging tolits. Yan, dinig na anong-ano ko yan. Anong-ano ko yan kay Yorme, na didinig ko yan lagi kay Yorme. Pero hindi po nakakasawa. Ito yung tao na kapag nagsalita, makikinig ka. Bakit? Galing sa puso eh. Eh, ba't ako yun? Nalaglag ako. Galing sa puso eh. Yun ang pinaka gustong-gusto ko kay Yorme. Ramdam mo pagiging honest, galing sa puso, alam mong hindi ka niloloko, alam mong hindi ka binubola. Diba? Kaya nga na in love si Ma'am Dainey dyan eh. Diba? Ito nyo. Sabi nga ni Ma'am Dainey, ito napaka-honest din ni Ma'am Dainey. Diba? Bro, yun nyo po, isang linggo pa lang silang mag-jowa daw. Inaya na siya ng kasal. Eh ako man yun, pakakasal lang ko na kagad yan. Hindi ko na pakakawalan. Kaya tayo po, huwag po nating pakawalan. Si Yorme, di ba? Hindi nga pinakawalan ni Ma'am Dainey, huwag din nating pakawalan. Kasi pag pinakawalan natin to, alam niyo po, kung pinakawalan ni Ma'am Dainey si Yorme, walang Ma'am Dainey ngayon. Walang first lady ng Manila na Ma'am Dainey. At napakaswerte. Napakaswerte ni Yorme sa pagkakaroon ng isang Dainey Dumagoso sa kanyang buhay. At napakaswerte din ni Ma'am Dainey na pagkakaroon ng isang isko sa kanyang buhay. Vice versa, parehas na swerte. At syempre, lalong mga swerte dyan yung kanilang mga anak. Di ba magkaroon ka ng nanay na talagang respetado eh. Tapos magkaroon ka rin ng tatay na talagang tumatakbong presidente.
talaga po nakaka ano, nakaka proud yun. Ako nga ngayon pa lang bilang vlogger pa lang ni Yorme, taas na ako, wala akong kumbaga, hindi ako nahihiya kahit kanino. Pag ako bumili sa palengke, suot kong damit, damit ni Yorme. Alam niyo, wala akong hindi ako nahihiya. Kaya alam niyo po, huwag natin pakawalan, di ba? Kung kayo, meron pa kayong mga tropa pits dyan na undecided pa, aba, eh, kausapin niyo na po at kausapin niyo na po ng kausapin para po sila po eh hindi na po magulo pa ang isip, hindi pa maligaw ng landas. Ayun na po ang bahalang magpakalat ng magandang balita na meron tayong presidente na katulad ni Yorme na kumakandidato na hindi natin dapat wala. So, yan po ha, huwag niyo pong kakalimutan yan ha, yan sinabi ko sa inyo ha. Huwag niyo pong panghinayangan si Yorme na yung piso niyo pang chat o kaya pang anli niyo, 10 piso, nakita ko kanina sa Globe, may 10 piso, anli na. Anli FB, anli Messenger, o diba, 10 piso lang. O yung iba dyan, mga naka-Wi-Fi, mga nasa ibang bansa. O i-PM nyo ng i-PM nyo, mga dati nyong ano, barkada, mga kaklase, mga alumni ninyo, mga dati nyong nakasama sa trabaho, pag-usapin nyo ng kausapin, i-chat nyo. O, ano nyo, maging marites kayo, tanongin nyo. O, mare, alam mo ba kung anong latest? Pag tinanong nyo, anong latest? O, sasagot ka, uy, long time no see ya, napachat ka. Ito na, kwentuhan na. Kwento, pwede ba ako tumawag sa'yo kahit 2 minutes? O, diba? Kung pwede tumawag, kausapin nyo. Tulungan natin si Yorme, kulang po siya sa makinarya. Sabi nga ni, ano, diba, ni Banagbay kanina, tulungan natin si Yorme. Huwag lang tayo umasa dun sa mga nangangampan niya at sa mga vlogger. Kasi itong laban po natin na to, hindi lang laban natin dito sa Sokmed eh. Ang talagang laban po talaga, nandyan sa kapitbahay, nandyan sa mga kamag-anak natin, nandyan sa mga sinasakyan nating tricycle. Si Joy ah, pat ultimo tricycle driver, kinatanong niya kung sino ang presidente. nung may sticker pa kami kapag ano, kapag tinanong kung sino presidente, pag sinabing ano, iba, kinakausap niya, tapos sabi niya, eto iya, baka gusto mo ano, sticker nito. Diba, mga simpleng ganun, simpleng bagay lang na ganun, malay nyo, diba, mapagbago natin isip. Oh, pagkatapos nating kausapin, baka mamaya mag-search sa Google, ano ba mga nagawa ni Yorme? Check ko nga sa Google, diba? So, yun po ah. Huwag niyo pong kalimutan na tulong-tulong tayo. Mahaba pa tong laban natin na to. Tulong-tulong lang po para sa ating kinabukasan, sa ating mga anak, sa ating mga apo. Thank you po sa inyong pakikinig sa aking opening na ito.